responded na si Anjo Alimario. Anjo, ano raw ba yung scam na ito? O, Pinky, may hawak si itong NBI na witness daw, no, na naging parte nitong sindikato dito sa pag-defraud ng pera mula sa gobyerno na nakakahalaga nga ng 8.7 billion pesos mula yan dito sa road right-of-way scam sa General Santos City daw yan. No, base daw sa initial reports no, mula sa NBI, ay nagsumite daw ng peking titulo no, sa pangalan ng non-existent na mga tao para daw makapag-claim sila mula sa DTWH ng just compensation no, para kasi gagamitin sa expropriation ng lupa para nga doon sa mga ma-occupy na pirekto ng mga gobyerno. Now, dito daw sa modus operandi nitong sindikato na ito, na ang claim daw for just compensation, ito nga yung sa road right-of-way, ay intended daw para sa rightful owners nitong mga lupa, no, na maapektuhan itong National Highway Construction sa General Santos. Pero ito daw mga miyembro ng sindikato ay nagsubite ng peking titulo nga na sa pangalan ng non-existent ng mga tao at nagkakasecure daw sila no, ng payment gamit itong mga peking titulo. At sa isang nga daw transaksyon no, ay umaabot na ng 29 million pesos. Isang transaksyon pa lang yan. Na nagsimula daw itong sindikato taong 2009 at nakapag-process sila no, ng more than 300 folders daw na peking road right-of-way amounting to nga to 8.7 billion pesos. At pinangalanan ng witness itong mga taong involved dito, meron daw Wilma Mamburam, Colonel Chino Mamburan, Merceditas Dumlao, at isang Nelson T. Now, ito dong si Nelson T ay financier daw ito ng sindikato na close relative ng isang Domingo Lee na dati daw Philippine envoy to China na malapit daw kaya dating Pangulong Aquino. At ito nga, no, sinasabi nitong witness daw na mayroong collusion sa pagitan ng sindikato at itong mga public officials mula sa DPWH, Bureau of Internal Revenue, City Assessor's Office ng Gensan, maging sa Registry of Deeds at sa COA. At itong Regional Tri-Courts ay kasama rin daw dito sa collusion na ito, dito sa scam na ito. At ayon nga din sa sinupang salaysay nitong witness, ay maaaring magkaroon ng potential liability itong matataas na opisyal ng gobyerno kung saan pinangalanan niya itong si dating DPWH Secretary Rogelio Singson na umano raw ay nag-aproba at nag-request ng pag-release ng pera para dito sa mga peking road right-of-way claims. At maging ito rin si dating Budget Secretary Florencio Abad na lumalabas daw na itong nag-aproba ng paglabas nitong pera para dito sa mga peking claims na base rin daw sa request ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. So next week daw, Pinky, ay harap ni AGUIRRE itong witness na ito sa media para mas lalo pa daw mapatlawak itong investigasyon dito sa scam na ito, Pinky. So ito yung witness na sinasabi ni Secretary AGUIRRE na gusto nang pumasok sa Witness Protection Program, no, Anjo? Correct, Pinky. No, as of now, nasa provisional coverage daw siya ng Witness Protection Program at kinoconvince niya rin yung iba pang mga witnesses, iba pa daw may alam dito sa scam na ito, lumantad daw para nga mas mapalawak yung investigation dito sa road right-of-way scam na ito sa Jensen Pinky. Oo, at mabilis lang, Anjo, hindi ba towards the end of the press conference sa pag-usapan din ni Secretary AGUIRRE yung kaso nila ni Canorfile doon? Oo, Pinky, bumuelta itong si Secretary AGUIRRE dito sa mga puna ng mga ibang senador daw dahil nga dito sa pag-clear kina dating former Customs Commissioner Nick Faeldon at iba pang BOC officials. Eh, ang sabi niya, particular na dito kay Senadora Bamakino at Kiko Pangilinan na patuloy muna basahin nila yung PDEA complaint at yung reso ng DOJ at mag-aral daw muna bago magpatikos. Now, handa rin daw siyang magpa-imbestiga no, dito sa nangyaring resolution ng DOJ. In fact, hinarap ni Secretary AGUIRRE itong panel of prosecutors sa media at itong prosecutor ay nagsabi na yung mare-resolve lang nila dito sa PDEA complaint ay kung ano lang yung isinumiteng ebidensya ng PDEA. They cannot go beyond kung ano yung sinumiteng ebidensya ng PDEA. At kinalaro din ng panel prosecutors, wala raw naging interference, hindi tumawag si Justice Secretary AGUIRRE para impluensyahan itong investigation dito sa 6.4 billion shabu shipment, Pinky. Nagaling sa China. Maraming salamat sa iyo, Anjo Alimario, nag-uulat mula sa Maynila. Sinisika po namin makuha ang panig ng mga dating opisyal ng gobyerno na sinasangkot sa umanoy anomalya. Sa isang text message, sinabi po ni dating Public Works Secretary Rogelio Babe Singson na dumadalo po siya sa isang pulo ngayon, ngunit babalikan niya ang mga detalye sa proyekto dahil matagal na ito.
Aapela ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Justice Department. Matapos itong iabsuelto, sina dating Customs Commissioner Nicanor Faldon at iba pang opisyal dahil nga sa 6.4 billion peso shabu shipment mula sa China. Ayon po sa PDEA, pinag-aaralan na ng ahensya ang ilan pa nilang alternatibo. Although there is the process of automatic review which is inherent to such cases being handled by the Department of Justice, but our Legal and Prosecution Service is going to definitely work on all possible legal remedies available to us in regard to that case. Hinimok ng mga United Nations Rapporteur ang pamahalaan ng Pilipinas na kumilos upang magsagawa ng patas na imbestigasyon sa mataas na bilang ng mga namamatay sa kampanya laban sa illegal na droga. Sa isang joint statement ng Special Rapporteur, sinabi nila na marami sa kaso ng pagpatay ay kinasasangkutan mismo ng mga tagapagpatupad ng batas at hindi kilalang mga salarin. Tungkulin anila ng gobyerno na proteksyon na ng buhay ng mamamayan nito. Kung ito'y mabigo, katumbas nito ang paglabag sa International Covenant ng Civil and Political Rights. Nag-alok ang mga Special Rapporteur ng technical assistance para matiyak ang proteksyon sa bawat buhay sa bansa. Lumabas sa investigasyon ng PNP Internal Affairs Service na sinadyang patayin o intentionally killed ang 19 na taong gulang na si Carl Arnaiz ng 2 pulis kaluokan. Sabi pa ng PNP IAS, base sa testimonya ng mga testigo at eksperto, execution-style killing ang ginawa kay Arnaiz. Dahil dito, inirekomenda na ng PNP IAS na tanggalin na sa serbisyo si PO1 Ricky Arquilita at Jeffrey Perez para sa grave misconduct at behavior unbecoming of a police officer. Kailangan munang maaprubahan ni PNP Chief Ronaldo de la Rosa ang rekomendasyon ng IAS. Una nang sinabi ng Pulis Caloocan na namatay sa shootout si Arnaiz matapos niyang hold-upin ang isang taxi driver. Sa kabila naman ng resulta ng investigasyon ng PNP IAS, giniit nitong di raw maituturing na extrajudicial killing ang pagpatay kay Arnaiz. Ang teori namin na kaya siguro ito ay pinatay dahil it causes police problems sa lugar. Kasi allegedly ito ay sinabi din ng hold up sa kanya, baka may mga previous record, public balik lang, kaya siguro ginaganon at hindi pinuproseso. So inikot namin yung kanilang lugar, DSWD, barangay, and then sa kanilang station at mga kalapit na mga barangay nung nasasakupan lang PCP, pati yung sa mga nearby police station, walang mga record po sila. So hindi natin alam kung ano talaga ang motive ng mga respondent. Paano nga ba dapat tinutugunan ng mga pulis sa mga kabataang nadadawit sa ganitong mga sitwasyon? Sa special presentation ng CNN Philippines, ating tingnan kung ano nga ba ang tumatakbo sa isip ng mga kabataang lumalabag sa batas. Panoorin ang CNN Philippines Presents Children in Conflict with the Law mamayang alas 8 ng gabi. Pinaiimbestigahan na ng National Privacy Commission sa Uber Philippines kung may nadamay bang account ng Pilipino sa nangyaring data hack noong 2016. Ayon sa NPC, posibleng maparusahan ng Uber Philippines kung lumabas na na-hack ang personal information ng mga Pilipino. Sinabi naman ng Uber, tatapusin nila ang imbestigasyon sa loob ng 2 araw. Kabilang sa mga na-hack na impormasyon noong nakaraang taon, ang mga pangalan, email, address at phone details ng mga driver at users ng Uber. Mga balita naman sa ibang panig ng bansa, isang barangay chairman sa Cebu ang patay matapos pagbabarilin ng mga motorcycle riding gunmen sa bayan ng Liloan kagabi. Ayon sa initial report, nagmamaneho lamang si Ermita Barangay Captain Felicissimo Rupinta kasama ang asawa ng 2 motorsiklo ang humarang sa kanila at nagpaulan ng putok. Kabilang ang kapitan ng barangay at iba pang kagawad sa pinatawan ng suspensyon ng ombudsman kamakailan lamang dahil sa hindi umano pakikipagtulungan sa isang drug raid noong 2016. At sa Bacolod City, 3 bata ang namatay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa barangay Felisa kahapon. Ayon sa fire officials ng Bacolod, mula 4 na taong gulang pababa ang edad ng mga biktima na tinukoy bilang sina Arthur Ajerico at Mary Oxensia Diloy.